Kailangan po natin yung opening statement po ni VP Sara na inyo pong na-monitor kanina. Ano po yung mga kaabang-abang na mga binitawan ng Vice Prof. Ana? Unang-una, yung binibit, yung ito ni giniano ko eh, pinanggigigilan ko kasi yung binabato sa kanya lagi about the South China Sea issue, yung dispute sa South China Sea, especially between China and the Philippines. Binato yan kahapon, I think, ng Akbayan. At yun ang kanilang banner sa rally nilang kuno at nag-release pa sila ng statement na nabasa ko. Unang-una, tama si VP eh. Based on the constitution natin, 1987, Philippines should have an independent foreign policy. Ibig sabihin, tinutukoy niya, ang independent foreign policy ni BBM is not independent, which is actually a violation of our constitution. Malinaw yan, kahit balik-balik na rin natin yung mundo, hindi independent foreign policy ang sinusulong ng administrasyon na to. Pangalawa, tama din si VP. When you talk about foreign policy, it's the executive level but very specific and it's based on the constitution. The sole author of our foreign policy is actually the president. Kung tatanungin mo kung sinong may responsibilidad, kung nagkakaroon ng gitgitan dyan sa South China Sea, hindi si VP yun, ang presidente yun. Kung mayroon mang nangyayari dyan, mag-disadvantage man tayo or an in-advantage position, ang dapat managot is yung foreign policy, ang author ng foreign policy natin, which is the president. So tama siya doon sa kanyang opening statement. Tamang-tama siya, bullseye siya doon. So may nakasagot ba sa kanila? May nag-comment ba? Wala. Precisely because the VP was telling the truth. And telling the truth based on facts and based on the constitution. Second point, impeachment. Totoo. Di ba sinabi niya na recorded pa, may mga kaibigan din siya kahit papano na nagmamalasakit sa house. At the same time, sinabi niya na may recorded pa nga na in a way may move ang house to impeach her. May well, hindi lang naman si VP ang may alam niyan eh. Even I, nakarating sa akin yung balita na talagang may move to impeach her. Totoo, nakarating sa akin eh. Ang layo-layo ko nga ngayon eh, pero nakakarating pa rin sa akin yung balita. Pero, of course, you need to be a little quiet about it until the time that it will come out. Pero si VP kanina, sinabi niya. So sabi ko, tama nga siguro ang balita na nakarating sa akin. Because even the VP knows. Of course, she will know. What do you think? Just because sila ang nasa power ngayon, wala nang kaibigan ng VP to even know about these things? O may nakasagot ba sa kanila? May nag-react ba sa kanila? Wala. Precisely because if they will react, then probably VP has something to say again. Kaya niyang i-counter. Wala. O ano ibig sabihin nun? Probably, may ganun nga. So that is another issue na in-address niya sa opening statement niya, which is very good. At least na-address ni VP yung mga, especially yung South China Sea issue, kasi laging ginagamit yun against her eh. Lagi siyang sinasabihan na tahimik siya, wala siyang sinasabi, pero hindi niya responsibilidad ang foreign policy. The sole responsibility kung magka-leche-leche man ang foreign policy ng Pilipinas is actually in the executive level, specifically the office of the president and the president himself. At saka, yung sagot ni BP na yun is bullseye, na dapat maintindihan ng mga tao yun. Ngayon, ang mga Pilipino, kung nagkakaroon man ng problema, ang gitgitan dyan sa South China Sea, ang una niyong sisihin, especially kung may uuwi tayo sa gera, huwag niyong sisihin yung BP. Hindi niya problema, hindi niya yun responsibilidad. Ang sisihin niyo, kung magkaroon man tayo ng whatever happening, kasi may bago na namang statement ngayon na ano daw, pag nagkaroon ng resupply mission dyan sa South China Sea, ipapasok ng Amerika at siya na ang mag-escort. Magkakagitgitan tayo. So kung yan mangyari at nagkalitsehan dyan sa South China Sea, ang unang-unang dapat mong sisihin, yung sole author ng foreign policy, and that's the president. Yun yung pinakamagandang point na nailatad ni BP's opening remarks niya. Pero ako, ang impression ko talaga dun sa hearing, sabi ko nga, ang galing ni VP, she turned the table around. Kasi alam naman natin, ano yun, it was not really about OVP budget of 2025. It was a gurgur plan. Pero hindi nila nagurgur si VP. Bakit? Tablado sila eh. Ay wala na namang dapat sagutin si VP pa dun sa mga tanong ng confidential fund of 2022-2023. Kaya nga wala siyang confidential fund noong 2024 precisely because pinag-usap, inano na nila yan, hiniring na nila yan, ang dami-dami na nangyari tungkol dyan.
Then they came up with the decision, the House, na 2024, wala nang confidential. But then why do you have to bring it up in a 2025 budget? Na tapos na yung issue na yan dapat. At pinag-uusapan yan sa Korte, sa Supreme Court, and may ongoing audit ng Commission on Audit. So pero yun ang, my God, napaka, halimbawa, napaka, if you have a little of mind, and mayroon ka lang common sense, makikita mo yung flow ng discussion sa OBP hearing. First question, and first na nag-interpolate coming from the minority and coming from the left. Anong unang inano ni Castro? Di ba? Malinaw yun. Anong unang tinatake ni Castro? Yung confidential fund. Lahat sila puro confidential fund. Probably three only of the representative ng Congress na nandun sa committee ang hindi nagtakal ng confidential fund. Which is, may problema naman kasi ang ano naman ng iba, parang hindi yung confidential fund, pero parang nag-i-insinuate sila na would you, ang tanong nila kay VP is, would you agree that the office of the vice president should be parang yung word na political instability? Bakit? They are trying to elicit something na maybe BP is trying to destabilize the Philippines or the government of BBM. Kaya kinakabit nila dun. Kung ako din si BP, sabihin ko lang talaga, yung kanyang formula answer nga na sinasabi niya na it's up to the House to actually decide on the budget of the OBP. Kumbaga, hindi na ako makikialam dyan at hindi na rin ako magde-defend dyan. Dapat lang, kasi kung anong sasabihin mo, gagamitin din naman against you eh. So, buti na yun. Kasi anyway, na-present naman niya yung budget in a very clear way. Na-present niya yung achievement ng OBP at na-address niya lahat ng binabato sa kanya sa opening statement niya. So, kung nakinig sila at pinanood nila ng mabuti ang video at yung presentation ng PowerPoint at nakinig sila ng mabuti dun sa opening statement ni VP, if you are logical enough and rational enough as a person, you don't need to ask those questions anymore. It's very evident na in-answer na niya yun dun sa presentation. Yun yung masasabi ko initially dun sa OBP hearing. Initial pa lang yun, ha? Pero tingnan mo naman, umatikap ko na si Prof. Ana. Meanwhile, babatiin mo na natin Martyr. Ano lang ako eh, na-trigger. Kasi yung mukha ni Castro eh, nasa Facebook ko.